Hello sa lahat at magandang araw muli mga kaibigan. Bago tayo magsimula ay imi-mega shoutout muna natin ang ating masugid na taga-suporta sa ating mga videos sa ating channel na si GMR Channel. Ayan na idol, maraming salamat sa pag-support sa aking channel at sa mga videos ko. So once again, mega shoutout to GMR Channel. Alright? So sa video nito ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin i-move ang Windows 11 taskbar from left to right or sa top. Dahil sa registry editor ng ating computer ay di na pwede baguhin sa new update ng Windows 11 2022. So makikita mo lang doon na pwede mong i-move ang taskbar from dito sa center at dito lang sa gilid niya. At may paraan naman ito kung paano natin gawin. Ayan. At start na natin. So kailangan lang natin i-download tinatawag na Explorer Patcher na makikita dito sa GitHub website. Ayan, so nandito na tayo sa website na to, sa GitHub. And then, ang next step lang natin ay mag-scroll down lang tayo. At makikita mo na dito ang asset na tinatawag. Dito lang sa pinakauna ang EP, setup.exe, ay kailangan mo lang itong i-download. So, click lang natin yan. Then, wait lang natin to mag-download. Alright. So, ito na siya. Na-download na and then click lang natin. Kailangan lang natin itong i-run. So, open natin yung... and then may makikita ka agad na nag-pop-up dito na user account control na do you want to allow this app from unknown publisher to make changes to your device. Makikita mo dito ang apsetup.exe and then click mo lang ang yes. So makikita mo dito na parang mag-blank yung ating screen, pero huwag kang mag-alala dahil ito ay isang paraan lang na kung paano ito mag-setup. So ayan na mga kaibigan, so nakapag-ano na siya, ni setup na po siya. And then makikita nyo, nag-back to Windows 10 po siya. So dito, sa taskbar, makita mo na ito yung Windows 10 taskbar. So, ang next step natin dito ay punta lang tayo dito sa searching bar ng ating computer at search lang ang tinatawag na Properties Explorer Patcher. So, type natin Properties. Ayan. Pop up ka agad siya mga kaibigan. Properties Explorer Patcher. Ayan. And then, click mo lang siya. At ito na siya mga kaibigan. Makikita mo dito ang selection ng restart ng taskbar natin. Ito siya. Makikita mo ang primary taskbar location on screen. So, may nakalagay dito na default. So, click mo lang siya. And then, dito na yung selection niya. Makikita mo ang top, left, or right. So, click natin ang dito sa left. And then, pagka-click mo ng taskbar location sa left, ay kailangan mo lang mag-restart ng file explorer dito sa baba niya. So, click mo lang yan. And then, winlat natin at dito na siya. So, nabago na yung taskbar natin, napunta dito sa left naman. At kung gusto mo naman sa top, click mo lang ang primary taskbar location. And then, click mo lang ang top. Click ang restart file explorer na tinatawag. Then, nandito na sa taas yung ating taskbar. Ayan. Kung gusto mo munang i-back to Windows 11 ito, so madali lang naman, i-click mo lang dito sa taskbar style. So, click mo lang ang Windows 11. Click mo lang ang Windows 11 default. Alright. And then, ang next naman dito ay kailangan mo lang i-click ang start menu. And then, kailangan dapat ito naka-Windows 11 default siya. So, nandito siya. And then, ang next step naman dyan ay kailangan mo lang i-click ang restart file dito sa baba. So, click mo lang siya. And then, wait natin. So, ayan. So, nag-back to Windows 11 default setting na po siya dito makikita mo. And then, may isa namang paraan mga kaibigan, isang mabilisang paraan kung paano natin ito i-back sa Windows 11 default ay kailangan mo lang i-click ang About.
And then, click mo lang ang Restore Default Settings. And then, click mo ang Yes. And then, Okay. So, nag-back na po siya. Alright, so ganun lang po kasimple kung paano natin gawin ang Windows 11 na i-move from left to right or sa top. So, maraming salamat muli mga kaibigan and hope may natutunan ulit kayo sa aking simple tutorial. At kung bago ka lang sa aking channel, ay please wag mong kakalimutan mag-like, share and subscribe and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos. Thank you guys and see you in my next vlogs.